Lahat ng kanta mong pinapalakpakan namin, pege! Kaya kas chinugi ni Madam, kasi nga raw, may TB ka. Oo, may sakit ako, pero sa sarili ko lang yun. Nahawa ka na talaga sa mga kaibigan mong bakla! Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng pamilya! Para sa milyong-milyon kong Camille Angels, number one singer ngayon, si Taylor Swift. Pero alam nyo ba na dito sa Pilipinas, may isa tayong sikat na drag performer na nagngangalang Taylor Shish? Umabot na sa daang-daang libo ang total followers niya sa Facebook, X, at Instagram. Nagtamo na rin ng mahigit 7 million views ang kanyang Taylor Swift impersonations sa social media. Ngayong gabi, sabay-sabay nating alamin ang kanyang mga pinagdaanan bago niya nakamit ang tagumpay dito sa aming episode na pinamagatang Taylor Made Success: The John McClain Coronel Story. Mac! Nay? Eh, may pupuntahan kami ng papa mo dahil sumabog yung fuse kay na Mang Orel eh. Sasama na rin ako sa kanya papasok ng trabaho para masundo ko na yung mga kapatid mo. Sige po, Nay. Mm-mm. Ingat kayo ni papa, ha? Sige. Ikaw, ayusin mo yung paglalakad mo, ha? Lalamya-lamya ka na naman. O, papa. Yes! It's just you and me! Oh, di ba? Ang idol ko. Idol? Idol! Oh, isa lang pala kayo. At syempre, Taylor. I love you, Taylor forever, Swiftie. Yes! Taylor Swift forever, Swiftie. Sabi ko na nga ba, bakla ka talaga eh! Anong bakla pa? Walang bakla dito! Nay, oh, may bakla ba dito? Wala, oh! May bakla ka ba nakita? Oh, may bakla ba doon? May bakla ba dyan? Wala pa! Eh, kaya ka naman pala may mga poster ni Taylor Swift. Eh, akala ko crush mo. Eh, yung pala, iniidolo mo dahil gusto mo siyang gayahin. Nay naman, may poster lang backlash na agad. Hindi pa pwede nagaganda na ako kay Taylor. Nasiseksihan. Tsaka di ba pa normal lang naman sa lalaki yung magkagusto sa ganyan? Ang ganda, oh. Kita mo, ito. Yung legs. Ang ganda ng legs pa. Tapos ito, ang kilis-kilis, oh. Idol ko lang si Taylor. Crush ko siya. Siguraduhin mo lang na hindi ka bakla, ha? Itatakwil talaga kita. Pa, hindi nga ako bakla. Crush ko lang si Taylor Swift. Crush ko siya, oh. Bantay-bantay mo yung anak mo yun, ha? Masyado ko mga... Nay, walang bakla dito. Malakas nalagay ko. Ewan ko sa'yo. Ba, nakaligtas tayo. Mac, ilang taong ka nung madama mo na, alam mo na, kakaiba ka, Becky ka? Actually, hindi ko po matandaan kung ilang taon, pero around grade 4, ayun, doon na po ako nakaramdam. Ano naging reaction ng magulang mo? Parang noong una, hindi pa sila nakakahalata. Parang sa school pa lang ako nagiging Becky, gano'n. Pero pagdating sa bahay, ibang personality. Pinilit mo ba na magpakalalaki ka? I tried, pero parang you hindi tried? Ko talaga. How did you try? Parang pinigilan ko, umiwas sa mga kaibigan kong bakla. Parang gusto kong sumama sa lalaki, parang tinry ko lang. Pero wala, hindi talaga nag-work. Hindi talaga para maging straight. New millennium na, pero yung parents ko, parang sinuunang tao pa din. Napaka-homophobic nila. Bes, darating din yung time na tatanggap ka nila. Kahit hindi ka man makapag-out ngayon, kaya huwag ka na ma-stress kasi alam mo kung bakit. Bakit? Kaka-out lang ng new song ni Taylor Swift! Oh my gosh! Ito ba yan? Kaka-out lang! Naku, i-download mo lang! Dali! Dali, i-download mo! Alam mo naman, di ba kung gaano ko ka-idol si Taylor Swift, di ba? Yep. Kasi di ba, yung music niya, parang magic to my ears. Ito. Nawawala yung mga problema pag naririnig ko yung music niya, mga kanta niya, yung love story, alam mo ba? Di ba?
grabe. Kaya idol na idol ko talaga si Taylor Swift. Taylor Swift ho? Naku, wala naman sinabi niya kay Katy Perry. Katy Perry? Ay, sorry. Saglit. Excuse me, I have nothing against your idol, Katy Perry. Kaya sana naman walang ganyanan sa mga iniidolo natin. Hipokrita. Ay, parang idol niya. Kala mo malinis. Malandi naman. Ang dami na naging boyfriend. Hoy! Masyado na pinipersonal yung idol ko, ha? Ganyan ba yung turo sa inyo ng iniidolo nyo? Ang magmaldita sa ibang tao? Maldita pala, ha? Oo! Ay! Aray! 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 Tayo ka din. Anong gusto nyo, ha? Yes! Nakikita niyo itong muscles ko, ha? Bet, tama na! Ayaw mo na sila! Ba't nga naman ako magsasayang ng muscles ko sa inyo? Kasi yun naman yung mga itsura nyo. Alam nyo ba, may lahi kami mambabarang. Kaya isang... Bes! Bes! Tama nga! Kulang sa inyo yung mga te. Ano ko? Ay! Kala nila. Oo nga. Tsaka, hindi ko papayag na saktan nila ang besi ko, no? Malagaya kita. Salamat, Bess, ha? Alam mo, bukod kay Taylor Swift, ikaw na lang nagpapalakas ng loob ko. Kaya, mahal din kita. Okay. Mahal din kita. Kaano-ano mo yung drew na yan, ha? Akala mo hindi kami nakakahalata? Giliw na giliw ka sa taong yun. Hindi na kayo magkahiwalay. Pati sa pagkoleho, gusto ninyo magkasama kayo. Pa, Nay, meron din kasing BS Tourism Management doon. Tsaka, gusto ko kasi maging flight attendant. Naku, naloko na. Anong flight attendant? Trabaho ng babae yun. Hindi pwede. Lalo lang matutuluyan yung pagka binabay mo doon. Pa! Nay, meron din naman mga flight attendant na lalaki, ha? At saan kamay naman ng Diyos kami kukuha ng pantuition mo, ha? Eh, balita ko napakamahal yung kursong pinili mo. Eh, di magwo-working student ako! Pagpalagay natin, ha? Eh, di ba? Balita ko mga nakakapasok dyan ay magaganda at gwapo para maging steward at stewardess. Eh, baka naman screening pa lang eh, hindi ka na makapasa! Wow naman, Nay! Ang sakit mo naman magsalita! Di ba lahat ng nanay gandang-ganda sa anak nila kahit ano yung tsura ng anak nila? Eh bakit ikaw iba? Itong tatandaan mo, Nay. Itong itsurang to, ha? Pangit man ako sa inyong paningin, balang araw, titingalain nyo rin. And I thank you! Huwag kang magsasalitang babakla sa akin! Walang hiya kang anak. Wala kang kadaladala, ha? Gusto mo? Pamagain ko yung uso mo para dumiretso yung dila mo! Ha? Ha? Ano? Ganyan mo kayo eh! Lahat na lang dinadaan nyo sa mga ganyan! Mananakit! Napahirap magpakatotoo sa pamilyang to! Napilitang sundin ni Mac ang gustong kurso ng kanyang ama at ina na computer technology. At dahil na rin sa takot sa magulang, patuloy na itinago ni Mac ang tunay niyang katauhan hanggang sa makapagtapos na siya ng kolehiyo. Alam mo, Bes, hindi na makatarungan yung sa pamilya mo na nga napupunta yung sweldo mo sa call center. Tapos, pang-uumbag pa ng magulang mo ang napapala mo. Alam mo, ipa-human rights na natin sila. I-DSWD na yan! Ano? Sawang-sawa na ako sa pambubuli sa akin sa school, sa kalsada, pati sa bahay. Tapos ano? Sa tanda kong to, ipapabantay bata ko? Baka ibig mo sabihin, ipabantay bakla ko. Tumawa ka naman, nabi yun. Ay, alam mo, dyan naman ako hanga sa'yo eh. Ganyan na nga yung sitwasyon mo, pero nakukuha mo pa rin yung tumawa. Ako,
Kung alam lang ng magulang mo kung gaano kaganda yung puso mo, eh, hindi ka nila dapat sinasaktan eh. Ang dapat sa'yo, minamahal. Minamahal? Uy, te! Ginagawa mo ka dito. Kaloka ka. Ba't mo kuhalikan? Di tayo talubes. Kakaloka to. Akala ko sabi mo mahal mo ako. Di ba sabi mo mahal mo ako? Oo naman. Mahal kita as my best friend. Pero hindi para maglasunan tayo. Di tayo talo. Kakaloka? Ay, siguro tama nga rin si nanay. Siguro, kung gwapo lang ako, pati puno, may muscle, baka, siguro maybe, may magmamahal din sa akin. Wag na! Kaya ko na. Best. Totoo bang nagkaroon ka ng sakit? Body dysmorphia. Parang mental, sa mental health. Body dysmorphia? Yes po. Parang iniisip ko lang po siya na mukhang hindi ko po tanggap yung mga flaws ko sa katawan. Parang ganun. Pero kahit anong workout or kain, parang same pa rin. Ano yung ayaw mo sa sarili mo ba? Yung pagiging ano ba yung payat? Ano po, mapayat. Ganun. Yung pagiging payat mo? Yes po. Na parang OA. Mm-hmm. Kasi may mga payat naman po na carry naman. Pero may mga payat na parang unhealthy na siya tingnan. Taylor Swift. Bakit naman ganun? Bakit naman ang harsh at unfair ng life? Bakit ang tsaka-tsaka ko? Ba't di ako maganda? Bakit ang pangit-pangit ko? Ba't kailangan ko bumili ng pampaganda? Pakiramdam ko tuloy. Pinag-uusap ko at pinagtatawanan ako ng mga tao sa paligid ko. Lalo tuloy bumababa yung tiwala ko sa sarili ko. Ayoko na sa life. Ayoko na sa life. Kahit sarili ko. Ayoko na makita sa salamin. Bes, ano ba? Nag-aalala na kami dito, oh! Buksan mo na yung pinto, ano ba? Ay, naku, Drew, pwede ba? Usapin yung batang yan si Mac. Eh, kahapon pa yung nagkukulong, di mo makausap, eh. Ikaw nang bahala dyan, ha? Opo, opo. Bes? Bes? Bes! Hoy! Hoy! Kumisige dyan! Bes! Anong ginawa mo? Bes! Bes! Gising! Anong ginawa mo sa sarili mo, Bes? Dadalhin na kita sa ospital. Ano ba kasing nilaklak mo? Dadalhin na kita sa ospital, Bes! Bes! Dadalhin na kita sa ospital! Ayaw mo gumising, ha, Bes! 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 Ano ba? Bes! Bes! Bakit mo ba ako pinuhusan? Natutulog yung tao, eh! Kaya?
Ano? Ba't ka ba nandito? Di ba ayaw mo na sa akin? Ay? Te, magpapakamatay ka. Di sana laso ng tinira mo. Ba't energy drink tsaka vitamina? Energy nga, di ba? Tsaka paano ka nakatulog sa energy drink? Eh, energy drink kayo. Marami nga akong tulog. Kaya nag-energy drink ako ngayon. Kaya tulog ako ngayon. Tapos bigla mo akong gigisingin ng ganyan. Tsaka, umalis ka na nga kasi dito. Di ba ayaw mo sa akin? O di, fly ka na. Masyunga mo. Masyunga. Masyunga-syunga mo. Aray ko! Dami mo. Aray ko! Huwag ginaganyan. Dami mong arte. Eh, syempre. Di ba? Best friends nga tayo, di ba? Ikaw, nag-iinarte ka porque iniwasan kita. Te, mag-BFF nga tayo, di ba? Best friends. Tsaka alam mo naman hindi ako tomboy, no? Ba't kita papatulan? Tsaka, nandito ko para siguraduhin ko kung napapano na yung best friend ko. Wala namang may gusto sa akin simula pagkabata, eh. Tsaka tayong kasama ko lang, yung idol ko. Si Taylor Swift na lang. Kaya ikaw, mabuti pa, umalis ka na rito, okay? Kasi ayoko na masikip, ayoko nang matangkad! Ay. Ikaw yun, alis na, dali! Matutulog pa ako! Dali, alis ka na! Nakakasip ka lang dito, oh! Ay, biyer na. May pabuhos-buhos ka pa ng tubig dyan! Alis! O sige, kayo na lang ng best friend mo. Talaga kami ng best kayo friend mo. Kayo lang, ng idol mo. Talaga, siya lang kung sa akin. Okay, sige. Talaga. Alis na ako, ha? Alis ka na! Alis na ako. Ano yung inaalis mo dyan? Oh, alis ano ako? Bakit? Alis sabi ko, umalis ka na, inaalis mo! Ito na nga! Alis na sabi nga! Sabi niya, inaalis mo nga! Oh, alis nga ako! Oh. Ba't may inaalis yan? Anong ginagawa mo? Sisirain ko! Ay, wag mo tatayo na ako, Bessie, tatayo na ako. Ito lang, hindi mabiro. Ay, ito, oh. Tutupiin ko pa muna, tas alis na tayo. Hindi, tayo mag-Bessie. Tayo mag-Bessie. Taylor, idol ko yan. Hindi. Tayo ang mag-Bessie. Sisirain! Baby, thanks, Bessie. Now write your name. Konti na lang. Mac! Mac, anak! Ma! Tulungan mo ako! Nabalian ata yung papa ano mo! Ano yan eh? Nabalian ata eh! Nabalian eh! Bakit diniretso pa dito na eh? Dapat dinali yung sa ospital! Ayaw nga magpa-ospital ng papa mo. Wala daw pang bayad pang pagamot. Ayun, wala pa man din sweldo ko ngayon. Pero okay, gagawa pa ko ng paraan. Kailangan mapacheck up si papa. Halika na, halika na. Sa kasawi ang palad, walang nahiram na pera si Mac sa mga nilapitan niyang kakilala at mga kapitbahay. Paano mo na ano sa sarili mo na? Teka muna. Pwede yata ako sa pag-lip-sync. So pumunta kami sa isang club sa BGC. May lip-sync battle. So tinulak ako ng friend ko doon to join. Bes! Upo ka dyan. Upo. Upo. Ate, pakiayusan na yung kaibigan ko. Please. Thank you. Sure ka ba? Eh, baka matalo ako. Yung gagaling mo mga kakalaban ko. Kutsaka, paano pag natalo ako? Bes, andito ka na, kaya go mo na. Tsaka, akala ko ba desperada ka magkapera? Malaki-laki rin yung price, no? Madadala mo na yung papa mo sa ospital. Kaso, Bes, kinakabahan naman ako, eh. Na-insecure. Ina-atake na naman ako ng anxiety ko. Ay. Tingin ka sa akin. Look at me. Hindi ba pwedeng anxiety kesa anxiety? Ha? Di ba? Ano, papatalo ka na lang sa sakit mo. Okay lang naman, kasi edi hayaan mong malumpo yung tatay mo habang buhay. Actually, kung ganun, edi ibig sabihin, hindi kanya majujombag pag disabled siya, di ba? Oh. Uy, grabe ka naman sa papa ko! Love ko naman yun kahit ganun yun sa akin. Ano ka ba? Tsaka hindi ko naman matitiis yun. Oh, yun naman pala eh. E di tapos ang usapan. Kaya fight, ha? Ikaw na next dyan. Smile! Yes, smile! Oh, huwag ka lang dun, ha? Oo! Papalakpa ka. Smile! Come on, smile! I want to... Yan! Kaya mo yan. We were both... It's you! Alang-alang sa ama,
Itinuloy ni Mac ang pagsali sa naturang contest. At kahit first time lamang niyang mag-lipsync, si Mac ang tinanghal na first prize ng gabing iyon. Dahil din sa pinamalas na husay at galing ni Mac, kinuha na rin siya ng may-ari ng isang club para maging isang regular performer doon. Wala magbibigay ng tip. Wala, wala. Joke lang, joke lang. Salamat po. Thank you very much po. Ayan. Ay, naku. Ulang first time talaga may magpapapirma. Naku, magpapasina. Kuya, paingin ng ball by Jack Papil. Dali, may papasinature, kuya. Kuya, ano pahalan mo? Wala naman palang sound tong mic mo. Sabi na eh. Lahat ng kanta mong pinapalakpakan namin, pege! Ay! Oh! Kita nyo? Pati pagkababae mo, peke! Alam mo, sayang lang yung pera namin dito. Niluloko nyo lang kami! Peke ka! Kuya, natural gay club to! Tsaka andito lang kami para magpasaya ng mga tao eh! Sumasagot-sagot ka ba? Rico, hindi, kuya, masakit! Hindi nga ako natuwa sa'yo! Nalibad ba rin ako sa pagmumukha mo, ha? Dapat sa mga pinabaing gaya mo, mabura na dito sa mundo. Kuya! Tumba ako naman! Magpit sa'yo! Ha? Ano mo? Kuya! Hoy! Oo ka po! Kaya ako mo yung besa ko! Hoy, ikaw kuya ha! Kung gusto mo ng tunay na babae, edi sana doon ka sa beer house pumunta. So nga. At saka, huwag mo nga kami malahit-lahit mga beke dito. Kayang-kaya ka na patumbahin. Tama! Di ba, girls? Yes! Gusto mo ng FPJ? Yes! Oo, labak pa ba? Matapag lang kayo kasi marami kayo! Ano? Chusero to. Yes! No. Ba't mo naman inayaan yung lalaki na ganun-ganunin ka? Hindi ka man lang lumaban. Ebes. Pinabahan na ako kanina eh. Tsaka alam mo ba, yung lalaki, ang tingin ko sa kanya kanina, para siyang si Papa ko. Ano yung mga naranasan mo? Ano yung experience mo sa club? Marami po, may mga tao din po kasi parang hindi pa cultured sa mundo ng drag. Okay. Minsan may mga ano rin po, for example, yung mga worst doon, yung biglang pag naglilibot na po kayo after ng show, may nanghihila ng wig, may mga random na tao na without consent na hihilain yung katawan mo, may mga ganun po, yayakapin ka out of nowhere para lang magpa-picture. Like, parang may mga ganun po. Eh, tanggap po sa sarili ko na mahina yung katawan ko talaga. Uh-huh. Ayoko ng mga anything na physical activities kasi mahina po talaga ako, yung katawan ko. Mabilis akong mahila, parang ganun. Alam mo, kaya hindi tayo makapag-rehearse ng tama. Ang pangit ng view dito. Sa true lang. Mga sis, ako pa pinaparinggan nyo. Okay naman tayo, di ba? Walang permanente sa mundo. Lahat nagbabago. Correct. Mac, pwede ba kitang makausap? Ay, oo naman po, ma'am. Sige, hindi. Sige lang, maupo ka na. Sige na. Ano po yun, ma? I'm sorry to inform you, Mac. This is your last day. Ma'am, ba't naman po ganyan? Ba't naman po biglaan? Ginagawa ko naman po yung trabaho ko, ma'am, di ba? Pumapasok naman po ko na maaga, di ba? Para kasing palaging may gulo kapag nandito ka sa club ko. At isa pa, yung mga ilang veteranong performers ko dito, ayaw nila sa'yo. Ma'am, promise po, gagalingan ko pa po. Sige na po, ma'am, pabigyan niyo pa po ako ng chance. Pasensya na, ma'am. I'll go ahead. May meeting pa ako. Ma'am, pag-usapan naman po natin to.
totoo ba? Naalis ka na? Nakakasad naman. Alam mo, nanginayin sa'yo si Madam. Ang galing ko ay mag-perform. Alam mo, nalulungkot nga rin ako. Kasi dito sa bar na to, I can be myself. Pwede ko magpakatotoo. Pero naiintindihan ko naman yung desisyon ni Madam eh. Tinanggal niya ako dahil dun sa nangyaring gulo. My God! Anong gulo? Eh di mo yung kasalanan yun. Ang sabihin mo, kaya ka chinugi ni Madam, kasi nga raw, may TV ka, kaya namamayat ka, bukan ng ubo. TB? Anong TB sinasabi mo? Wala akong tuberculosis, no? Oo, may sakit ako, pero sa sarili ko lang yun. Self-dysmorphia yun, sakit ko, at hindi yun nakakahawa. Sino naman nagkalat na may tuberculosis ako? Nako, for sure, inggit sa'yo yun, insecure. Siyempre, ikaw gusto ng crowd. Ganito pala dito sa bar. Akala ko pa man din, dito ako makakatagpo ng mga tunay na kaibigan. Andito lang ako. Sa kabila ng hindi magagandang naging karanasan niya, muling nagbalik ng drag performing si Mac. Hanggang sa dumating ang pandemya ng COVID-19 at nagsara ang club na kanyang pinapasukan. La 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 la. Si Drito! Bes! Oo! Bes! Bayante, oh, napakatagal magbukas. Ano ba naman yan? Pa-concert-concert pa kasi. Nangiistorbo naman. Nagre-rehearse ako eh. Ano ba meron? Eh kasi nga, may mga nangungulit sa akin. Ay naku, mabuti pa. Samahan mo na lang ako dito mag-rehearse para ano. Nagpapasama sila si dito. May sorpresa daw. Sorpresa, sorpresa. Alam mo, ang pandemya. Ano ba yun? Sino ba yung mga yan? Charan! Ayun na, para sa'yo. For the peace offering, sister. Posensya na ako talaga nag-Jesus na may TV ka. Saan mapatabad mo? Sorry na. Tsaka, charot-charot lang naman yun. Naniwala naman sila. And, pwede na ba tayo maging friends? Please? Please, miss ka dyan. Tsaka hindi naman friend ang turing ko sa'yo. Ouch. Kasi ang turing ko sa inyo, family! Sisters tayo. Oo, wala problema yun. Mag-abala pa kayo. May mga dala-dala pa kayong mga ganyan. Salamat, ha. Respect ko. Bes, thank you for doing Ma. This. Ma! Halika rito. Shot mo to. Shot mo yan. Bakit ba? Bakit panay bakla ang kasama mo? Anong panay bakla kasama ko pa? Ay, dito. Maganda nga po. Shot mo yan! Paano kita mo naman mga kaibigan ko yung mga yan, no? Tsaka, nagdala pa silang ayuda para sa atin. Ano ayuda? Eh, paano ako sakit ng hatid nila? Alam mo naman may pandemya. Paano sakit pa? Kita mo nga, naka-face mask silang lahat, oh. Kahit na! Ikaw, kung hindi COVID yung makuha mo, sakit sa pagkabakla. Baka mahawa ka sa mga yan. Kaya palayasin mo. Palayasin mo. Oo na ba? Nilintikan ka na naman sa akin. Palayasin mo! Oh. Malilintikan ka na naman sa akin. Palayasin mo! Oo pa! Okay lang. Okay lang, sister. Yes, pasensya na, ha? Kaya mag-alala. Bahalang araw matatanggap din ako ni Papa. At matatanggap niya rin kayo. Yes. Salamat ulit, ha? Salamat dito, ha? Yeah, at least friends na tayo. Yun ang importante, yeah. Friends na tayo. Salamat! Uy, baka makalimutan niyo yan. Salamat, ingat, Bes, ha? Oo, oh, sige, sige. Baklush. Siyempre, nung panahon ng pandemic, Max, sarado yung mga club na yan, eh, no? Nag-apply po ako as a call center agent. Work from home po. Then, pag rest days or mga free time, kami ng mga kaibigan ko gumagawa kami ng nag-FB live show kami.
Like sa Facebook, nagla-live show, ganun. Para matuloy pa rin po yung drug namin sa mga, para marami ding audience na makanood. Ay, nako! May nagpadala! Maraming salamat po sa lahat po nagsishare. At syempre, nagpapadala nga po, ayan po ang aking e-wallet. Maraming salamat from the bottom of my heart. At eto na ang aking next performance ay ni-request naman ni Oscar from Dubai. Eto na ang request mo, Oscar. Are you ready? Press 1. Okay, ready na sila at nagsishare pa din talaga. Thank you very much. Oh, eto na, ready na rin ako. Okay, ay saglit. Ay, wait lang po, naglalag po. Saglit, nawawala ng signal. Ayun, hanap tayo. Wait lang po dyan, huwag alis. Ayan. Ay, oo nga pala. Ngayon pala sinabi ni Papa na late sila mauuwi. Pwede na siguro akong lumabas. Ayan, wait lang po. Hanap po tayo ng signal. Salamat sa mga nag-stay. Tuloy-tuloy tayo. Tara na. Let's go. Hanap tayo ng signal. Ayan! Siyempre sa mga nanonood dyan, naka-live stream din dito, siyempre. Sa mga nag-share, maraming salamat. At kung may pinagdadaanan kayo, remember, shake it off, sabi ni Taylor. At siyempre sa mga nambubudol naman dyan at manloloko at nagpaloko, ayun din, shake it off, shake it off. Ay, may nagpadala na naman. Maraming salamat. Thank you very much from the bottom of your heart. Hindi, not my heart. Diba? Thank you very much, guys. Nalintik ka na talaga! Nahawa ka na talaga sa mga kaibigan mong bakla! Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng pamilya! Pati sa social media, nagkakalat ka! Pa, gusto ko lang naman makatulong sa pamilya natin, kaya ako nagaganyan. Gusto ko lang po makaipon para makatulong sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Pero anak, marami namang matinong paraan para kumita ng pera eh. Alam ko malaki na itutulong mo sa amin, pero syempre kahit papano gusto namin ituwid yung landas mo. So anong ibig nyo sabihin, Nay? Yung pagiging bakla ako, maling landas? Nay, ang dami na nagtagumpay na bakla, oh. Tanggap na kami ng lipunan. Kayo na nga lang ata ni Papa yung hindi nakakatanggap sa akin, eh. Babae at lalaki lang ang nilikha ng Diyos. Wala siyang nilikhang alanganin. At lalong wala akong anak na bakla. Hindi nyo na kailangan sabihin niya dahil matagal ko nang alam na hindi nyo ako anak. Bakit? May magulang ba na hindi tanggap ang anak nila? Hindi nyo alam na nagkasakit ako ng malala eh. Pero okay lang. Okay lang. Pero sana, huwag nyo na may pagkait sa akin na anak din ako ng Diyos. Na lahat ng nilikha niya, kawangis niya, babae, lalaki, bakla, tomboy, pangit, mataba. Lahat yun kawangis niya. Tsaka di ba, nakalagay sa ikalawang utos. Mahalin mo ang kapwa mo. Kaya naman, Nay, kung di nyo ko kayang mahalin bilang anak nyo, mahalin nyo naman ako kahit bilang kapwa nyo. Kahit bilang kapwa nyo lang. Bilang Taylor Shish. So, nag-start po yan nung nag-announce po si Taylor Swift ng The Eras Tour. Wala pong Philippines. Ang Asia lang po is Singapore and Japan. Uh-huh. So, yung Swifties Philippines po, kumontakt sa akin para what if gawin natin or i-recreate yung tour. Para at least ma-experience ng fans and then kami din, kahit pa paano. Ah. So, ayun. Doon na kami gumawa ng concept, kung ano yung songs na gagawin, anong costume. Uh-huh. Tapos nung nag-perform na po sa mall noon, parang hindi ko naman po in-expect na parang magiging boom po yung... Bes! Uy! Nag-check ka na ba ng social media? Oh, ano ba yun? Hindi mo pa nakikita. Te, tingnan mo. Ano ka ba? Nagpa-viral ka! May nag-upload nga ng video mo. Hindi naman ako interesado. Teh, sikat na panoorin mo muna. Ayan. Tiyan mo.
Ang dami ng views, bakla! Tingnan mo! Galing yun eh. Ano yan, te? Ganyan-ganyan lang. Te, kung ako yan, nagtatatalo na ako sa tuwa, sikat ka na, oh! Yung pangarap mo, natutupan na! Ano pa, bes? Masaya naman ako. Kasi, ibig sabihin yan, tanggap na ng mga tayong pag-impersonate ko kay Taylor Swift. Pero, tignan mo naman din sa bahay. Sariling pamilya ko. Ay, mas masaya sana kung tanggap ka ng pamilya mo. Si Nanay. Lalo na si Papa. Mula nga noon ay nagtuloy-tuloy na ang kasikatan ni Mac. Naimbitahan siya kung saan-saan para magtanghal. Naitampok na rin siya sa iba't ibang entablado dito at pati na sa ibang bansa. At tuluyan na ngang nakilala si Mac bilang si Taylor Shish. Ay naku, nang gigigil ako dyan. Mas nasabunutan ko yan. Mas magaling tayo yan, Te. Tama. Yeah. True. Hihamak naman, di ba? Yes. Hayaan nyo na. Naku, grabe yung international drag queen na yan, ha? Akala mo hindi mo kapwa Pilipino kung sira-sira ka sa social media. Naku, papatulo. Sasabunutan ko talaga yan. Bes, sanay na akong mabash. Sariling magulang ko nga basher ko. Ibang tao pa kaya. Sana man lang nga, may pagtanggol ako ng nanay ko kasi parehas kaming girl. Pero hindi eh. Pinagtulungan pa nila ako sa kabila ng ginagawa ko para sa pamilya namin. Pwes, andito kami. Full force tayo. Yes! Yes! Totoo, sabi niya na. Yes! Family! Bravo! Diba? Sabi nila, diba, nabalitaan ko lang to ha. Kapag marami ka raw bashers, ibig sabihin, sikat ka na. Yan ang beshi ko. Kaya, tsaka, nandito naman kami lahat para full support lagi sa'yo. Kaya, Groupang naman! Ay, Groupang! Tighter! Grabe naman! Bes, magganito ka na rin, ha? Kaya, mabagay sa'yo. Hoy! Umumpa. Di ba sinabi ko, hindi ka nang mag-impersonate? Bes, magganito ka na rin, ha? Kaya, mabagay sa'yo. Hoy! Umuom ka. Di ba sinabi ko, hindi ka na mag-impersonate? Pa, hanggang dito ba naman? Oo, hanggang dito ba naman? Mag-impersonate ka? Ano na kailangan magtago, magpanggap? Nauunawaan ko na. Pero hindi pa rin ako papayag na mag-impersonate ka kung hindi yung idol mo ang gagayahin mo. Miss Taylor Shish. Totoo ba yun, Pa? Tanggap mo na ako? Tanggap na ako ng Papa! Tanggap na ako ng Papa! Salamat, Pa! Maraming salamat! Tanggap na ako ng Papa! Ay, ang ganda mo pala maging babae. Salamat pa. Ginagawa mo? Pwede mo ba akong turuan?
Tuturuan kita. Tuturuan kita, Nay. Anak. Ako din, turuan mo. Pati ikaw pa gusto mo matuto? O, sige, okay lang. Sige, ano gusto niya ngayon, ha? O, di pasto na, dali. O, ayan yung mga basic steps lang, ha? Opa. Nay, okay. Ayan, ha? Ayan, cross and then snap. Ulit. Cross, cross, snap. Cross, cross, snap. And sway to the left, sway to the right, sway to the left, sway to the right. Ano sa dulo? Anong nais mong parating? May mga parents kasi na hindi maintindihan o hindi matanggap yung mga anak nila na dumaan doon sa process na dinaanan. For me po, para siguro sa mga parents na may mga ganong anak din po sila, parang siguro wagin po natin muna silang i-pressure. Ayun, ganon. Parang take their time muna para ma-discover kung sino talaga sila. And after nun, wag natin silang ano, parang kamuyan or parang hindi natin sila tanggapin. So, dapat tanggapin natin sila kung sino sila. But how is your personal life? Okay naman po. Like, super okay siya. Lalo na with my friends. Kasi yung mga shows na yun, hindi yun magiging show talaga without my friends. Mga best friend ko since 2013. Ayan, oh, andyan sila. Everyday ko sila nakakasama. Parang sila yung one of my chosen family. Ganon. Parang medyo okay na siya for now. Maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin. Good luck. Thank you. Isang pagpapatunay si Taylor Shish na anuman ang hilig o talento natin, dapat natin itong pagtiyagaang pag-aralan at matutunan para maging mahusay tayo sa larangang ito bago natin makamit ang pinaka-aasam na tagumpay. Siraan man tayo o kaingitan ng iba, dapat pa rin nating ipagpatuloy ang anumang minimithi ng ating puso. Sa kabilang dako naman tayong mga magulang, dapat nariyan, hindi para kutsain o ilayo ang ating mga anak sa nais nilang gawin o marating sa buhay. Ano man ang kanilang kasarian o iba man ang daan na gusto nilang tahakin, tanggapin natin sila ng buong buo at gabayan patungo sa katuparan ng kanilang mga pangarap ngayon, bukas at magpakailanman.